Napakatahimik ng unang araw bago naganap ang sakuna. Sa unang tingin pa lang animoy wala nang mangyayari, pero ganun talaga sa buhay. Napaka-unpredictable. Habang nagtatrabaho kami ni Mrs. dito sa hospital, mas kabado pa rin kami sa mga nangyayari sa bahay dahil isa sa anak namin ay PWD na may autism at hindi namin alam kung nasundo na ba sa kanilang school. At siya nga ang anak kong PWD na may autism. Sobrang nag-worry ako guys kung paano niya nasabayan ang sama ng panahon. Buti na lang nasundo siya ng kasama namin sa bahay at sa bahay na siya mangyari ang lindol, at buti na lang nakunan pa ng CCTV ang paunti-unting galaw ng lindol at biglang blackout lahat in a seconds lang. Kaya di na nakunan ng CCTV ang buong pangyayari. As you can see guys, ito yung video na nakuha ko sa CCTV ng kanilang kwarto. At kararating nga lang ng aking anak galing school at sumilip saglit sa kanilang room. At pagkatapos niyang bumihis, nagbalik kaagad sa kanilang room dahil dito madalas nanonood ng TV. At pagpasensya niyo na guys, sa mga nakikita niyo sa isang autism child, may mga gestures talaga sila na sila lang po ang nakakaalam. Kasi nga, hirap sila sa pag-construct ng kanilang sasabihin. Kaya minsan, ina-associate na lang nila sa kanilang mga galaw ang kanilang ninanais. Kaya dapat, tapakaligyan din ng parents ang iintindi sa kanila. So balik tayo guys. Kaya ako siya nasali dito sa topic na to dahil na-amaze lang ako sa kanya despite sa ganyan siya bilang autism child. At nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili sa pagyanig ng lindol na wala kami sa kanyang tabi. And therefore, I conclude na kapag ang mga bata, lalo na sa kagaya ni ate na may autism, kapag itinuro sa kanya ang isang napaka-importanting bagay ay madali niya itong naaalala at naa-apply. So as you can see guys, pasimula pa lang nasensya na may lindol, at dahil siguro sa takot niya, sa ilalim na lang ng bed pumasok. Hindi ko ma-imagine kung paano siya din dribble-dribble ng lindol na yun. Buti na lang steel ang bed na yan. At wala naman ako nakitang mga pasa-pasa sa katawan niya. At actually guys, hanggang dyan lang po yung kuha ng CCTV gawa ng talagang nag-shutdown kaagad. Kaya napakalaking advantage para sa mga mag-aaral na magkaroon sila ng awareness pagdating sa mga unpredictable calamity, at itinuturo sa kanila kung paano i-apply ang duck cover or duck down sa sahig takip sa ilalim ng isang matibay na mesa o desk at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig.